Hey guys, itong video na to ay mag-chart po tayo sa Shiba Inu. Titignan natin yung price niya ngayon, titignan natin yung charting, at aalamin natin yung prediction natin ng price nito for this 1 month, or sabihin na natin 6 months or today. So aalamin natin yung chart ng price ng Shiba ngayong araw na to. At sana guys, mayroon kayong matutunan dito sa video na to. So huwag nating patagalin, let's go! Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na po yung like, i-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, wag na natin patagalin. Let's go! So, guys, trending ngayon yung Shiba. So, ngayon, alamin natin yung price niya for today and for next month or for 6 months. Guys, papakita ko sa inyo, gagamitin po natin yung chart dito po sa Bityard. So, ang Bityard, guys, ay isang from Singapore na website na ito po ay 100% legit na exchanger kung saan pwede tayong magbili at magbenta ng mga cryptocurrency. Para makapag-start po kayo dito sa Bityard, mayroon pong link dyan sa description. Mag-sign up po tayo dito po sa Bityard para makapag-create tayo ng account. Pwede po tayo dito mag-trade na kahit hindi pa po tayo verify. Pero mas maganda kung verify din po tayo. So ngayon, pupunta tayo dito sa aking website or dito sa website na to, at gagamitin po yung kanilang chart para tignan natin yung Shiba Inu, kung yung price prediction natin, at alamin natin kung ano yung magiging future nitong crypto na to. So guys, ang pagsa-sign up dito, kailangan lang yung valid email o kaya cellphone number plus password. Okay na po yun, guys. Guys, bakit kailangan nyo mag-sign up dito? Dito guys, meron silang tinatawag nilang mystery box. Yung mystery box nila, meron po kayong marereceive na mga cryptocurrency na libre. Plus, meron silang daily mining. Papakita ko sa inyo yung daily mining nila. Ito yung mga daily mining nila. Okay, so pwede kayong mag-mine dito ng mga cryptocurrency. At ito guys, ay pwede po nating maging discount fee sa kanilang traders fee. So yan po ay meron tayong discount, at kung saan minsan libre pa nga yung trading fee mo, wala kang babayaran. So maganda yan, ang maganda naman dito sa Bityard. So ngayon pupunta tayo dito sa kanilang trading. So dalawa yan trading dito guys. Pwede tayong mag-trade gamit po yung spot trading, at pwede po tayong gamitin yung contract trading. So ngayon papakita ko muna sa inyo yung spot trading. So gagamitin natin yung kanilang chart. Dito po gamit po yung Shiba Inu. Available po yung Bityard sa Shiba Inu. Pwede po tayo ditong bumili, at pwede po tayo magbenta ng mga Shiba Inu dito sa Bityard. So dito ilalagay lang po natin yung SHIB or Shiba. Ayan. So makikita natin dito sa left side yung Shiba. At ang maganda rito guys, maganda rin po yung kanilang chart. Napakadaling gamitin, napakadaling gawin. So i-familiarize ko muna kayo sa inyo saglit dito po sa pinaka-platform o dashboard nila, lalong-lalo kapag baguhan ka pa lang dito. So nandito po yung pair, nandito yung pagbabago niya within 24 hours, ito po yung highest price for 24 hours, saka ito naman yung lowest price, at ito yung volume nila sa araw na to. So maganda yan guys, nandito naman yung time frame, 1 minute, 5 minutes, so pwede nyo pong galawin yan. So nandito po yung mga candles, pwede nating baguhin yan, nandito po yung mga indicators. Okay, so dito yung settings, at pwede po nating baguhin yung full screen mode, at pwede po tayong mag-screenshot. Yan po yung gamit dito. Ito yung order book. Yan, makikita nyo dito sa right side yung order book. Yan, makikita nyo po dito sa Bityard. Ang maganda rito guys, ay ito po yung pinaka-chart nila. Simple lang. So, meron na yung mga kailangan nyo kaagad dito. So, ito parang yellow na to. Click nyo yan para makita nyo po yung mga pwede nyo makakatulong to sa pag-chart nyo. Ako guys, hindi ako masyado sa charting kasi more on investment ako. Kung ikaw ay day trader o kaya nag-i-scalping ka, importante yan. Sobrang importante yan. Pero kung ikaw ay katulad ko, nag-i-invest, pero huwag kayong mag-alala. Ituturo ko naman sa inyo ngayon sa kung magkano yung price or prediction natin for 1 month or for 6 months. Okay, so ngayon, pwede natin i-expand muna. Yan. So dito pala sa baba, ipapakita ko rin muna sa inyo. Okay, ganito yon. So ito yung limit. Ito po yung buy. Pag sinabing limit, ikaw yung maglalagay ng price, ililimit mo. Okay, o kaya babaguhin mo, pwede yon. So dito mo i-enter kung ilang yung SHIB na bibilin mo. Halimbawa, may fund ka, halimbawa, parang tayo. Ayan, so ito yung mabibilin mo. 4 million or 42 million na SHIB, pwede kayong bumili dyan sa 2,000. Ganon, pwede nyong baguhin, halimbawa, 25%, then click nyo lang yung buy para makabili kayo. Kapag hindi pa na-fulfill yan, nasa open order yan.
Kapag ordered na or nakabili ka na, order history, makikita mo yung trade. Okay? So, dito ay no record kasi wala tayong buy pa. So, tuturo ko naman sa inyo. Ito yung ginagamit ko ay meron tayong moving average at saka MACD, moving average, convergence and divergence at yung RSI. Yan yung ginagamit natin. Ito guys, pwede nating baguhin yung mga settings nito. Yung RSI niya, ito default lang yung ginamit ko. Pero ito ay isang guide lang. Hindi ko kasi wala namang perfect na charting. Wala. Okay? Gagawa ka ng maraming charting at nag-a-adjust ka from time to time. Maraming nag-e-expect kasi na may perfect charting. Wala. Okay? Kahit saan pinakamagaling kasi lahat ng trading merong loss. So, it's up to you for adjustment. Pwede kayo mag-adjust anytime. Nagbabago kasi yan. Okay? So, walang perfect. Pero ipapakita ko sa inyo yung mga features na meron kay Bityard na makakatulong sa pag-trade nyo. So, i-expand natin. So, Shiba na to. Itong Shiba. Shiba na ba to? O yan. So, ito yung Shiba. Makikita natin yung price ni Shiba. So, dito ay chart natin yung kwan pagdami niya. So, ito yung pinakakuan ng Shiba. Makikita natin dito yung kwan ng Shiba. At so, ito yung feature niya. Makikita nyo. So, nandito yung mga... Ito, pwede tayong gumawa ng line for drawing. Pwede tayong mag-drawing dito. Pwede tayong mag-trend line. Hindi mo na kailangan pitchfork ang tawag dyan. Hindi mo na kailangan na magguhit na magguhit. Yan, makikita nyo yan dito. Pwede kayong mag-text. Pwede kayong mag-draw. Yan. So, ito naman for sa mga makikita nyo kung ilang percent yung stop loss nyo, yung entry or open nyo hanggang dun sa target profit nyo. So, mamaya papakita ko lahat yan. So, ito yung price ngayon ni, makikita nyo guys, ito yung aking, ito personal opinion lang to. Okay, magkakaiba tayo ng opinion. Okay, pero kung ito ay pakikinggan nyo, don't worry, wala namang problema dyan. Kung di nyo susundin, well, this is my own opinion lang. So, dito guys, makikita nyo, so, do-drawing tayo para makita nyo. Okay, ito yung ayaw magsulat. Okay, so, yan. Ito yung sign of reversal. Sa akin ah, this is my opinion, sign of reversal nito. Ibig sabihin, hindi na siya bababa dito. So, nakikita naman natin na naglalaro lang si Shiba dito, mula dito. Yan, hanggang dito. So, naglalaro lang siya dyan. Ibig sabihin, sa akin ah, personal opinion ko, nagko-consolidate lang siya. Kasi, nasa bullish pa rin si Shiba. Sa akin ah, for my opinion, bullish pa rin si Shiba. Dito, nagbabago. Siyempre, madali lang magbago yan eh. Madali magbago yung prices niya. At ine-expect kasi natin ngayon guys na si Shiba ay malilis sa Kraken at saka sa Robinhood. Kapag nag-i-list kasi yon sa US yon, pwedeng lumaki yan. So, pwede nating baguhin yung time frame. So, kanina yon ay 1-day time frame. So, ibig sabihin per candlestick yon 1-day. Ngayon guys, hindi ko matanggal itong drawing ko na to. So, ito ngayon is 1 hour. Okay? So, 1 hour ngayon yung time frame na to. Kung ikaw ay nag-day trade, importante yan yung charting mo. So, ituturo ko muna sa inyo yung tinatawag nilang sign of reversal. Napakahalaga yun, kumbaga sa kung ikaw ay nag-day trade. Pag sign of reversal, ito yon. So, magkakaiba naman kasi yung kulay. So, red and green to. So, ang sign of reversal ko guys, usually ganito. Tinitingnan ko kung saan yung pinakamababa at kapag nakita ko na okay, so ito, halimbawa, merong doji, yung hammer, magkakaiba yung term nila dyan. Okay, kapag nakita mo yung ganito, magkadikit, tapos mas malaki yung ito, o kaya pantay, o kaya medyo mas malaki, tapos may susunod na kulay green, yan, sign of reversal yan, sungkong day trading. Okay, so ito mga to, sign of reversal, sign of reversal, sign of reversal, tumataas, di ba? Kapag nakita mo to, halimbawa to, magpantay sila, sign of reversal. Tapos ang kasunod ay mas malaki or medyo doble niya dito. Ibig sabihin yung trading ay nagbabago na. Ito yung mga inaabangan ko lagi, sign of reversal. At kapag ikaw naman ay support and resistance, so ito yung pinaka support resistance, ibig sabihin ito yung nasa taas. Okay, ganun 'yon. So ngayon sa akin yung prediction ko dito sa Shiba is going up siya. Hindi ko alam kung ilan yung price yung tataas niya pero sa akin, for me, kung ako magte-trade is bibili ako ngayon kay Shiba. Kasi, hinihintay lang kung kailan yan malis sa Kraken at saka sa Robinhood. Kapag nalilis yan, automatic yan, sabog yan. Ibig sabihin, lalaki ka agad yan. So, nakita, ito naman yung mga support niya sa 1 hour. Pero kung babaguhin natin yan sa 1 day. So, ito yung 1 day time frame. Ito guys, napaka-tibay nito. Ito
Ito yung support na napakatibay sa kanya. Napakalaki yung ibinaba, then napakataas yung itinaas niya. So for me, ngayon ito ay pataas. Okay, so pataas. Yung price, depends kung ikaw ay day trading, pwede kang mag-take profit ng ilang percent lang. So siguro mga 5 to 10%. So depende sa yon. Pwede kayong gumamit ng Fibonacci kung gusto nyo yun. But for me, ganito lang ako mag-trade. Hindi, or mag-charting. Hindi ko na kailangan ng masyadong marami. Simple lang naman. Okay, nakita ko to. This is support. At ito ay... nakita ko sign of reversal na yan. Pwede na akong bumili dito. Or ito, pwede pa akong bumili dito. Okay? Kasi sigurado ako, aakyatan pa niya yan. Tataasan pa niya yan. Yung price niya before. Kasi, yun nga. Ang basis ko is napakatindi yung support nito at yung maraming mga bago at updates ni Shiba. Kasi hindi lang naman kasi yung chart yung pagbabasehan ko. For me ha, hindi ako nagbabase lang masyado sa chart. Kung ikaw day trader, importante yan. Babantayan mo yung sign of reversal, kung kailang bababa. Babantayan mo yan. Pero kapag ikaw ay swing trader at saka investor, timing pa rin to ang pagbili. Kasi sabi ko nga, 1 year pa lang si Shiba. Marami pang chance na lumaki yan. At kapag lumaki, mabilis yung paglaki niya. Hindi yan unti-unti, mabilis yung paglaki niya. Kasi maraming mga institutional ang bumibili at ginagamit na ngayon si Shiba. Yun na yung, ito yung charting ko. So, ito, this is sign of reversal for me. And then, ito ay okay din siya. So, di ba bumaba siya yesterday or ilang days na diretso pababa. So, ito, 1 day. So, 2 days na siyang medyo lumaki kasi per day to 1 day. Per candle kasi is 1 day. Okay, hindi ako masyado tumitingin sa 1 minute, 5 minutes. Kung ikaw nag-scalping, yung gusto mong pag bumaba konti, meron kang profit, importante naman na kailangan mo bantayan yung price action. Bawat galaw ay binabantayan mo. Pero pag ikaw ay investor, katulad ko, okay lang. So, ngayon, kung tatanungin mo sa akin, is it good to buy sa Shiba? Yes, timing ngayon. Bumaba siya for few days and then nagko-confirm na papataas na ulit siya. Okay? So, for me, ito, okay na sa aking support to. Support na sa akin yan. At meron ka pa rin kita. Kaya lang, hindi mo naman ibebenta agad. Sabi ko nga, kung i-hold mo yan for 6 months, hindi naman nababalik dito. Okay? Kung hihintayin mo, nababalik pa siya dito, sabi nga nila, wala na. Matagal yan kung bago babalik. Mahirap nang bumalik yan sa dati niyang price. Pero mas malaking chance na kumita ka kapag pumasok ka ngayon. This is not a financial advice. Opinion ko lang to. Pero kung ikaw, susundin mo yung payo ko, mas maganda. Okay, so ngayon, kung tatanungin mo, meron ba akong Shiba na hawak? Yes, meron akong Shiba na hawak. So ngayon, papakita ko sa inyo, paano ba bumili? So yan yung chart ko dito, yung price prediction ko. At tataas po to guys. Kung ilang zero ngayon yan, 4 ba yung zero? Baka magbabawas yan ng... magbabawas ulit yan ng zero. Malapit na yan guys. Malapit na magbawas ulit ng zero. Yung iba, hinihintay yung kung kailan kasi pababa, saka sila nagbebenta. Kapag paakyat, saka sila bumibili. Kapag bumaba, habang bumababa yan, abangan mo kung kailan siya bababa. Pag bumaba, saka ka bumili. Yun ang strategy talaga sa trading. Okay, so ngayon i-quan natin, exit natin dito at ituturo ko sa inyo paano bumili. So, if you are asking kung may laman yung pera, yung meron, so, bibili ako. So, papakita ko sa inyo paano bumili ng Shiba. So, before guys, nakabili ako ng malaki, ngayon, bibili ulit ako ng Shiba. So, meron tayong $2,535. So, bibili natin ngayon ng Shiba. So, at price, ganito na yung pagbili dito sa Bityard. Mabilis lang yan, 5832, pwede okay na yan. So, pwede kong baguhin yan, nakalimit siya, 5832. Bibili ko lahat yan ng Shiba. Yan. So, click mo lang yung buy. So, successfully commission nakita nyo. Automatic na kasi yan guys na makikita nyo dito na nakabili na ako. So, as you can see, available na yan. Meron akong 42 million. So, nakabili ako ng 43 million na Shiba. Okay, ganun lang kadali. Okay. So, 2575 din. Nakabili ako ng Shiba na 43 million. Pwede kong i-hold to ng for 5 months or 6 months at saka ako ibenta. Pwedeng bumaba to guys. Walang makakapredict kung kailan bababa yung... Pero, pwede mong abangan or pwede kang mag-stop loss kung gusto mo. Okay? So, ganoon lang kasimple guys dito sa Bityard. Napakadaling gamitin yung mga chart. Kaya mag-create kayo ng account dito at pwede po natin gamitin. So, ngayon kung tatanungin mo sa akin yung Shiba Inu kung good to buy for me, for my opinion, yes, pwede po tayong bumili pa rin ngayon.
Meron pang pag-asa na kumita? Yes, malaki pa rin yung pag-asa na kumita dito. So, tumaas na to ng 0.9, di ba? So, kung mag additional 1.0, doble na yung pera, pwede mo na ibenta. Ang totoo, 30% sa akin, pwede na. For me, okay na yon. Okay, for 2 months, 30%, okay na yon. Better than bank. Okay? So, yan lang aking nagawa ngayon. Ito yung simple charting ko. Hindi ko kailangan technical. Kasi kung technical, hindi nyo rin masusundan. Ganun lang yung ginagawa ko. And then, pwede rin ngayon mag-follow minsan about yung charting ko. Yung iba, medyo technical sila. Hindi mo rin maintindihan. Kailangan mo rin pag-aral. Although, kailangan pa rin naman pag-aral. So, this is Mark from Pinoy Influencer. Sana meron kayo natutunan about a little bit dito sa Bityard. At pwede nyo pong gamitin kay Bityard for charting. Once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.